Nagpakawala na ng tubig kanina ang Ambuklaw Dam sa Bukod Benguet. Paghahanda nila ito sa bagyong Jenner na inaasahang tatawid sa Northern Luzon. Dalawang spillway gates na rin ng Magat Dam ang binuksan. Mahina pa ang ulan sa Isabela. Ramdam na rin ang ulan sa Adams at Lawag sa Ilocos Norte. Naghahanda naman ang mga lokal na pamahalaan sa Bintar, Pasukin, San Nicolas at Sarat. Sa Cagayan, may mga paralang binaha sa mga bayan ng Igig at Rizal. Naghahanda na rin ang ilang taga-Abra sakaling kailangang lumikas. Sunod-sunod na pagguhuri ng bundok ang naitala sa iba't ibang lugar. Sa Banaway, Ifugao, gumuho ang bahagi ng bundok sa Banaway Mayuyaw Road kaya't hindi makadaan ang mga motorista. Inabot ng 3 oras ang clearing operations. Bahagi naman ng kalsada ang gumuho sa Cabayan Benguet dahil pa rin sa pag-uulan kaya't light vehicles lang ang pinadaan. Sa Dagupan City, napapalusong na sa baha ang mga residente. Pero hindi yan dahil sa bagyong Jenner, kundi dahil sa high tide. Ang mga establishmento, pinasok na rin ng baha. Pag ganitong bahaba, nakasigurado na walang kita. Manaka-naka rin ang ulan sa Kasiguran Aurora, kaya maagang pinauwi ang mga estudyante. Baha rin ang dala ng masamang panahon sa ilang bahagi ng Pulanggi, Albay. Sa Ligao City, Albay, pinadapa ng malakas na ulan ang ilang palayan. Lubog sa baha ang ilang bahagi ng Taytay, Palawan dahil sa ilang araw na walang tigil na pag-ulan. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi! Napahiyaw ang mga pasahero ng hampasin na malalakas na alon ang sinasakyan nilang fast craft kahapon. Dinig pati iyak ng bata. Wala pa sila noon sa kalahati ng biyahe na papunta sa ng Dumaguete. Dahil sa sungit ng panahon, nagpasya ang kapitan ng fast craft na bumalik na lang sa Bohol. Wala namang nasaktan. Malalangas na alon din ang sumira sa 18 bahay sa Gimbali, Iloilo. Ang ilan tuluyang bumigay. Apektado ang 22 pamilya. Pinaplano na ng barangay ang relokasyon ng mga nakatira sa ilang coastal area. Sa Pandan Antique, isa ang naitalang nasawi matapos malunod umano. Sa Bacolod City, nasawi rin ang 4 na taong gulang na lalaki na nadulas at inanod umano sa sapa. I-evaluate kung nag-aanap pala sila relocation site or not, no? Kaya naanagong nagdamo naman sila. But supposed to be ang ato na danger zones or ang ato na easement, wala balay. Mahigit 400 pamilya ang apektado ng mga pag-ulan sa lungsod. Kaya tinakataas ang tubig. Nagadid ang tubig mo kagabi? Alapaw na, lapit na gano'n sa balay namo sa babaw. Ganda kong apatindaw na nga ang balay. Nag-start man kami hatag sa mga prophylaxis sa mga evacuees naton nga nakaubog sa ba, especially may mga pilas. Kadamo-damo, hindi na naman makuha. Kaya pila nakabaksis, sir, amo na ubos mo. Patuloy naman ang paghahanap sa 14 anyos na lalaking inanod umano ng tubig sa Campomanes Bay sa Sipalay City noong Sabado. Nauna nang nasagip ang 3 pa niyang kasamahang lumalangoy noon sa dagat. Sa Lapu-Lapu City sa Cebu, mula pa noong Sabado, pinagbawalan ng lumayag ang ilang sasakyang pandagat. Stranded tuloy ang aabot sa 400 pasahero sa Angasil Port. Kaninang umaga, pinayagan na makabiyahe ang ilang nasa Angasil at Santa Rosa Port. Pero nananatiling kanselado ang island hopping activity sa lungsod, pati biyahe ng mga barge papuntang Getafe, Bohol. Mula sa Punta Engaño at Cordova. Sa Boracay Island naman, binaha ang mga bahay, pati na ang palengke sa barangay Katiklan. Sa kabila niya, patuloy pa rin ang pagdating ng mga turista. Dahil naman sa mataas na baha sa bayan ng Nabas, inilikas na ang ilang residente. Mabilis ding naipon ang baha sa Maynila, partikular na sa flood-prone area sa intersection ng Taft Avenue at UN Avenue. Gutter level naman ng tubig na namerwisyo sa mga motorista sa panulukan ng Chin Roses Avenue at Pio Campo sa Makati. Mabilis ding naipon ang tubig sa Maysilo Circle sa Mandaluyong dahil sa malakas na ulan mula pa kagabi. Ang ilang pasahero tinulungan makatawid ng mga rescue volunteer gamit ang rescue boat. Lumusong sa baha ang ilang motorista sa sasakyan pero may mga pininig pahupain muna ang tubig. Baha eh, hindi kami makatawid. Usually mabilis lang eh. Pero ngayon nabutan na kami nung buhos 2 beses na eh. Kaya wala. Tambay muna kami. Galing po kami ng simbahan, katapos lang po namin magsimba. Paglabas po namin, lakas na ng ulan. Hanggang umabot na po yung baha, hanggang bewang. Hanggang madaling araw, ganito ang sitwasyon ng baha sa kalapit na San Francisco Road. May mga basura rin nagpalutang-lutang. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, ang inyong saksi!
Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.